May pinipilahan daw na kainan sa Pasig. Ang inihahain, Lebanese chicken biryani. Ang kanilang sekreto, tara't alamin natin. Minsan ka na bang napadaan sa kalsadang ito sa Pasig? Why you need to go Dubai? Why you need to go to Middle East? Kung saan nakapwesto itong banyaga na all out kung magtinda? Come here, habibi, come! Come for the authentic! Come for the original! Wow! Kung hindi pa, malamang sa social media nadaanan mo na siya. Here, my love. I spread it. Ang famous tindero ng trending Lebanese specialty na chicken biryani. Trending chicken biryani ba ang hanap mo? Swak na swak sa lasang Pinoy. Disclaimer ha, mahaba-haba ang pila pero kung willing to wait ka, matitikman mo itong pinagkakaguluhang roasted chicken na ang pagkakaluto, Middle Eastern styles. Sa halagang 300 pesos, may iuwi mo ang isang buong manok na may bonus pang authentic biryani rice. Look! At ang chef, legit na galing pa sa Lebanon, ha? You know from what country comes this one? Country of the love! Ano kaya ang sikreto ng chicken biryani na ito? Ito na yata yun. Eto na nga't mukhang naintriga si Kapuso Chef Jose Sarasola. Baka isang araw na lang. Ikaw na may-ari ng restaurant na to. Hindi lang siya gumaganap bilang chef sa pinakabagong GMA telebabad na Love Before Sunrise, kundi chef din siya in real life. Pili na tayo. Hi guys! Hello! Brother, ano, first time mo ba dito or nakabalik ka na dati? First time po. Paano sila nakita? Sa social media or? Sa mga TikTok lang din. Sa mga TikTok. Ah, galing. Ako rin eh, first time ko rin eh. Mamaya tatry din natin yan. Habang waiting in line pa si Chef Jose at iba pa nating mga kapuso, balikan natin itong isa pang chef na bagamat dayo, abay dinarayo. One extra biryani. Pero ika nga, behind every man's success is a woman. Dahil ang trending chicken biryani na ito, nabuo hindi lang dahil sa Lebanese chef na si Abed, kundi dahil din sa Pinay niyang asawa. 2005 nang nagtrabaho si Rodora sa Kuwait. Paano kayo nagkakilala? At magka-inlovean? Sa Kuwait ko po siya na-meet. Can you describe that moment when you first met? When she entered to my place, I say something, I feel like I have to talk with her. Was scared. Wow. But in this time, she's not looking for anything. So I let my cashier talking to her because she's Filipina and my cashier Filipina. Oh. And we start like texting. Makalipas lang ang isang taon, hindi na sila nagpaligoy-ligoy. After a year, I tell her I'm really interested not to be in relationship or girlfriend, boyfriend. No, I want you to be my wife. Direct. Wala, sa isip ko na mag-ano kami, nang matagal kami, wala. Ngayon, we are 14 years na. May dalawa na rin silang anak. Pero hindi rin daw perfect ang kanilang love story, ha? Minsan na rin daw kasi silang nagkahiwalay. Pero hindi nag-break, ha? Nang manirahan kasi silang pamilya sa Lebanon, nataong nagkaroon din dito ng krisis at kaguluhan. Nagtungo sa Qatar si Abed para magtrabaho. Si Rodora naman, minabuting umuwi sa Pilipinas kasama ang kanilang mga anak. My wife prefer to come Philippines to enroll our kids in the school in Philippines. Nung una, nangangamba raw si Abed kung sasapat ang kikitain nila sa Pilipinas. Pero pursigido raw si Rodora na maghanap buhay rito. Huwag lang maranasan ng mga anak ang gulo. Sabi ko sa kanya, bakit hindi ako mag-try na mas masarap yung biryani na ginagawa natin. She is the one who started this business. Sa turo ng Lebanese na asawa, nabuo ni Rodora ang authentic chicken biryani. Mag-isa niya lang binuhay ang negosyo noon. Sa tondo pa kami noon, minumotor ko doon, nagtitinda talaga ako. Sabi niya, stop muna. Sabi ko, hindi ako mag-stop kasi dami kong customer. Pero kalaunan, umuwi rin si Abed sa Pilipinas para tulungan ang asawa sa negosyo. Abed, at first you did not want to leave Lebanon. You didn't want to come here, right? Yeah. But do you have any regrets about coming here? Or you think it was the perfect decision at that time? Exactly. I come in the right time. Mm-hmm. So you're grateful to your wife for convincing you to come here? Of course. Without her, I cannot do anything. Ngayon, may sarili na silang pwesto na dinarayo ng mga parokyano.
Talaga nga namang pagsinamahan ng pagmamahal ang anumang lutuin, tiyak na magiging masarap at uulit-ulitin. Samantala, mukhang luto na rin ang ino-order na chicken biryani ni Chef Jose. Hello, Chef! Chef! Nice to meet you! Chef Abbott! Hello, nice to finally Happy meet you! Happy to see you! Yes! Happy to see you again! You're welcome to my place! Can you show me how you prepare your chicken? For sure, I'm waiting for you to come here to show you everything, okay? Please come inside. Tara mga puso, let's go! The first secret, how we fold the chicken and we keep it inside the steak when it's roasted to keep the juice inside. The juices? Yeah. Yung flavor ng chicken na nanggagaling sa roasting style niya. Patong-patong pala yung mga chicken skewers natin, whole chicken skewers natin, and habang niluluto siya, nag-drip po yung mga flavors natin. So parang nagiging chain reaction po mga kapuso. So yung mga luto na, tatanggalin niya. Then yung medyo kailangan lutuin, inaangat niya. About the spices, we bring from Middle East, from Lebanon, the Arabic spices. Yes. Okay? So we import the spices to marinate it overnight. Chef. So here will take 1 hour, 40 minutes, 30 minutes to be cooked. Tara, kuha na tayo ng manok. Oh! It's so heavy. Woo! Let's go! Alright. Chef's strong. I couldn't carry it. Sa color pa lang, sa aroma, you can really tell na the herbs and spices na ginamit, sobrang authentic talaga. And kakaiba yung amoy, sobrang sarap. The moment of truth, mga kapuso. Tikman na natin. Yung flavors, mga kapuso, kakaiba. It's like I'm in Lebanon. I'm not in Pasig. So, Chef, wow, the flavors. What's that? No need to travel to Middle East to eat the chicken. You can do it here, to Pasig. It's moist, it's juicy. Chef, sobrang sarap. Dino, masarap. Delicious. Delicious. Masarap, masarap. Malinamnam. It's also another word for masarap. Juicy. Malinamnam, I know now. So you will hear it again and again. Ang chicken biryani raw na ito, pwede nang pilahan as early as 7 a.m. Huwag mag-alala dahil di ka naman daw maubusan. Kada araw kasi, umaabot ng 300-500 manok ang naibebenta ng tindahan. Sina Rodora at Abed, perfect match talaga. Gaya na lang ng kanilang famous chicken biryani. Trust the God. Because all this one from the God.